Magandang araw po sa ating mga kababayan sa Ibayong Dagat. At tayo po'y naririto ngayon sa Eskwela Pia Building, ang kilalang kilala ninyo na isa sa pinakamatandang gusali sa ating bayan na Lucban. At bago ko po kayo ipasyal sa ating pong bagong gusali, ay nais ko po munang ipabatid sa inyo na isang malaking karangalan ng ating bayan na Lucban ay itinanghal na art capital ng Quezon Province. Ito po, nagtanghal po dito ay ang ating provincial government ng noon lamang nakaraang taon. So sa pamamagitan po ng ating Lucban Museum, ng Art Gallery and ng Archive, ay atin po may pamumulat na tunay na ang bayan ng Lucban ay isang art capital at karapat dapat tawagin na art capital ng Quezon Province. Ito pong hallway ng ating Eskwela Pia Building ay ginawa naming art gallery para sa ating mga kababayan na mga artist. At nice ko rin po ipapatid sa inyo na noong nakaraang taon ay inorganize po natin ang ating mga kababayan na may talento sa sining, sa pagpinta, at sila po ang tinatawag ngayong Lucban Artist Guild. At sa pamamagitan po ng art gallery nito ay dito nila na i-display ang kanilang mga likhang sining. Ito po ang magiging regular na art gallery ng ating bayan na sa buong isang taon ay makikita po ninyo ang lahat ng mga artworks ng ating mga kababayan, maging bago o maging mga professionals. Narito po ngayon tayo sa entrance door ng side ng Plasencia Street. So mapapansin po ninyo na meron po nakalagay doon na 1935, sapagkat kung matatandaan po ng lahat, ang Eskwela Pia Building po ay tinayo noong pong 1856. At ito po ay nagkaroon ng renovation noong 1935, and after war ng 1945, nagkaroon po muli ng renovation sa pamamagitan ng mga Amerikano. At ito rin pong building na ito, kung matatandaan po ng mga kababayan natin na nakatuntun o kaya nakapag-aral dito sa Eskwela Pia Building, ang dati pong hallway ay nasa gitna ng building. Subalit ang aming pong ginawang hallway ngayon ay ito pong side, at magkaduksong po ang pinto mula sa Mabini Street at saka sa Plasencia Street. So ito po mapapansin ninyo kung kayo mapapadako sa lugar na ito ay napakaliwalas na po, sapagkat malawak ang hallway at for security reason po ay madaling nababantayan ito ng ating mga security guard. At narito pa rin po sa ating right side ang municipal library na hindi po namin binago, nariyan pa rin po siya. At sa katabi po naman ito ay nariyan po ang ating pambayang museo. So nagkaroon na po ng konting pagbabago sa ating hagdan, sapagkat ito po hinati namin at ang kalahati po ay naging daanan para po sa mga persons with disability. At ganoon din po, inayos po namin ang public toilet upang sa ganoon po ay maging kaya-aya ito sa ating pong mga panauhin, maging sa ating mga kapwa Lucbanin. Ito po ang entrance door natin para po sa ating public museum. At kasama na rin po sa loob dito ang ating municipal archive, at itong hallway naman ang ginawa po nating art gallery. So ito po ay sa building na ito na naisa na namin tawagin sa pangalang Lucban Cultural Center o Sentrong Pangkultura ng Bayan ng Lucban. Subalit ito po yung kinakailangan pa ng pagpapatibay ng sanggunyang bayan. So sa ngayon po, mapapansin po ninyo na napakalaki na naging improvement ng ating Eskwela Pia Building. And kung nung una sinasabi na ito ay kinatatakutan, ngayon po naman ay kinapapasyalan ng ating mga kababayan, maging ng ating pong mga panauhin. Ayan po ninyo na sa pagkakataong ito ay ma-itur po namin kayo dito sa ating pambayang museo para makita po ninyo kung ano ang mga nilalaman nito. Bagamat ang totoo po ay hindi pa ito puno
sapagkat nais po sana namin mangyari ay maging bukas ang ating mga kababayan sa pagpapahiram ng kanilang mga kagamitan upang ma-display dito. At yan po, ang ating mga kababayan na naghahabilin ng kanilang mga lumang gamit ay nilalagyan po namin ang pangalan bilang tanda na ito kanilang pag-aari at sila ay nakibahagi para po sa development ng ating pambayang museo. Sa dakong ito po ay narito ang ilang mga bagay na ito po ay pinamana ni Monsignor Delphine Babilonia bago siya namatay ang ilang mga bagay po na ito na pang simbahan. Ganon din ang mga lumang projector, ang mga lumang plaka, ang ilang kagamitan sa pagmimisa. Meron din po nagpahiram ng itlog ng ostrich at ang mga lumang makinilya. So sa gawing ito po naman, ay mapapansin po ninyo na ito ay isang ordinaryong panghalo ng tikoy, ng kalamay. Subalit ang kakaiba po niya, siya po ay mahigit na 100 taon na ang tanda. Ito po ay idinonasyon ni Ginang Emiliana Villaverde Babat na ito po ay minana pa niya sa kanyang mga magulang. Sa ngayon po sa kanya, sila daw ang isa sa may pinakaunang gawaan ng tikoy at saka ng hinalo dito sa bayan ng Lucban. At ito pong panghalong ito ay masasabi natin na talagang antigo at saka napakalaking bahagi po sa kasaysayan ng ating bayan ng Lucban. Ganun din po itong luma nating kabayo o palantsyahan, ang prensa na sinaunang plancha, ganun din po ang plancha corona. So ito po ay ilan lamang at sa mga lumang-lumang mga bagay na matatagpuan po natin dito. Sa dakong ito po ay mapapansin po natin ang kakaibang mga letra na tinatawag nating baybayin or yung alibata sa ibang salita. Ito po ay ginawa naming bahagi ng ating pambayang museo sapagkat napag-alaman din po namin mula sa aming mga pagsasaliksik na mayroong mga sinaunang lingwahe din at mga alpabeto na ginagamit ang mga sinaunang Lucbanin. At bahagi din nga po ito ng tinatawag po nating alibata o ng baybayin. At narito po ang translation ng ama namin sa salitang sinauna. Ganyan din po ang kaugnayan ng Lucban doon po sa tinatawag na Laguna Copper Plate. At dito po ninyo malalaman na ang bayan ng Lucban noong po mga unang panahon, tayo po ay may kaugnayan sa probinsya ng Bicol sapagkat ito po ang dinadaanan ng mga manlalakbay mula sa Manila papunta po sa Camarines Sur. Kaya't isang malaking bagay po na masasabi natin na ang bayan po ng Lucban noong circa 1800, siya po ay bahagi ng mapa ng lalawigan ng Laguna. Para po sa mga kababayan natin na may mga tindahan noong mga early 1940s, 1950s, 60s, mapapansin po ninyo na makikilala ninyo ang ganitong uri ng garapon na ginagamit po sa pagtitinda, lalagyan ng mga tinapay, biskuit o kaya po yung mga candy. Narito rin po ang isang lumang-lumang 1948 na plant sprayer at ganoon din po ang gilingang bato, ang tinatawag na salop kapag nagpapartihan ng palay. At ang isang bahagi din po nito ay ang isang tansong kawali na ito po ay sa loob ng matagal na panahon na ginagamit din ng ating mga sinaunang kababayan. Makikita din po ninyo sa mga litrato ang simbahang Katoliko ng Lucban nang ito po ay batapos bumbahin ng mga Amerikano noong 1945. Isa pong mapapansin ninyo dito sa lumang litratong ito na around 1910 or 1920 ay ang kakaibang cross na nandun sa ibabaw. Ito po yung tinatawag natin na patriarchal cross na may dalawa siyang naka-horizontal at ito pong cross na ito ay bumagsak noong po nagkaroon ng lindol. Kaya't yung pong cross na nakikita natin ngayon sa tuktok ng ating simbahan ay hindi yung original na nakalagay noon. So kapansin-pansin po ninyo na talagang patriarchal cross ang ginagamit noong unang panahon sa ating simbahan. Ang mapa po na ito na nakadisplay dito ay isa po sa mga na-research namin mula sa isa sa mga lumang aklat ng bayan ng Mayhay, Laguna
At mapapansin po dito na ito po ay sketch map of southeastern Laguna circa 1800. Na dito po sa mapang ito ay mapapansin po na ang Lucban ay bahagi ng mapang ito. So nariyan po ang mga bayan ng Liliw, Mahayhay, Santa Cruz, Pagsanghan at Lumban. Nariyan din po ang Cavinte at ang Lucban po ay naroon sa Dakong Yuon. So nangangahulugan po na ang bayan ng Lucban ay may kaugnayan pa rin sa lalawigan ng Laguna. Sa katunayan din po sa kaalaman ng lahat, doon po sa Laguna Lake Development Authority, so when we say Laguna Lake, ibig sabihin nito po mostly ay bayan ng Laguna. Subalit doon po sa Laguna Lake Development Authority ay tanging bayan lamang ng Lucban ang kasama doon sa mga bayan na bumubuo nito. Bakit? Sapagkat ang Lucban po ang primary source ng tubig ng Laguna Lake. Sangayon po ito sa Laguna Lake Development Authority. Lingit po sa kaalaman ng ating mga kababayan na mayroon pong naganap na isang very significant battle ng pong World War II dito sa ating bayan ng Lucban. Ito po ay naganap doon sa Barrio Peace o sa pagitan ng Sampaloc at Lucban. Sa inyo pong kabatiran, ay ito po yung na-research ng Lucban Historical Society sa pamamagitan po ng isang lone survivor na tinatawag na si Commander Francisco Cedula. Si Commander Francisco Cedula po ay isa sa mga sundalo na nasaksak, nabaril at naitapon doon sa hukay kasama ng mga napatay na sundalo. At nung pong pagkatapos ng gera, after 2 days, nang hinalwat na nila o inalis ang mga patay doon sa hukay, ay si natagpuan po si Commander Cedula na buhay pa. Inalagaan po siya ng isang kababayan natin na si Ginoong Crispin Diasis at siya po inalagaan ng mga Lucbanin hanggang sa siya'y lumakas, nakabalik sa Manila. At pagkatapos po ng gera, siya po ay nakarating sa Amerika, naging US citizen. Sometime in 1980s, ay bumalik po siya dito sa bayan ng Lucban upang puntahan yung lugar kung saan naganap itong mahalagang digmaang ito. At sa pamamagitan din po niya ay kanyang minarapat na makapagtayo ng isang shrine o monumento. Subalit sa kasamaang palad po ay sa kabila ng kanyang pagpupunyagi ay hindi na po niya nakitang naitayo ang shrine na ito. Noong pong 2011, sa pamamagitan din po ng Lucban Historical Society na saliksik po namin yung lugar kung saan naganap yung digmaan, hand-to-hand combat, at ito po ay nalagyan ng marker sa pamamagitan po ng sa tulong ng local government, ng Philippine Veterans Affairs Office, ng National Historical Commission of the Philippines, at ganun din po ang DPWH. So ito pong after several years ay naitayo na po ang monumento na ito na matatagpuan po natin sa Barrio Peace na tinatawag po namin ngayong Shrine of the Battle of Peace. Last April 2014 po ay naisipan ng aming grupo na hukayin yung pong pinagtapunan ng mga napatay na sundalo. At hindi po namin inaakala na ang hukay pong yun ay may matatagpuan kaming mga remains o mga hindi po siya buto, kundi mga ilang kagamitan po katulad na makikita po natin sa lugar na ito. Una po namin nahukay ay ang bakal na ito, na bilog, na siya po ay bahagi ng Stuart tank na ginamit ng mga Amerikano. At batay po sa salaysay na rin ng ilang mga nakasaksi, ay mismong nakita nila kung paano nangyari yung digmaan, 5 tangke ng Amerikano against sa mga eroplano at tangke din ng Hapon. Natalo po sa labanang ito ang mga Amerikano at ang mga Pilipino, kung kaya't ang mga Hapon po ay nakadiretso sa Maynila. Subalit sabi nga po, very significant ang battle na ito sapagkat na-delay nila ang pagpunta sa Manila ng mga Hapon upang makapag-reinforce. At ganun din po sa aming pag-aaral pa rin, ang tulay na tinatawag po nating arko ay pinasabog ng mga Amerikano upang hindi makatuloy ang mga tangke ng mga Hapon. At kung kaya ito po ay nasira yung ating pong Spanish Bridge na tinatawag nating Puente del Capricho. So sumunod po namin nakuha doon ay ang mga bala katulad po nito, ilang pang bahagi ng mga tangke, ito pong anti-personal landmine, at ang mga botelya po ng mga gamot, mga alak,
ito pong mga lamp at mga plato na ginamit po ng mga Japanese. Ganon din po ang mga bowl at ang mga pitchers. Sa ating din pong pagsasaliksik, ang plato po na ito ay naipagtanong natin kung anong kahulugan ito. At sa ngayon po sa isang bumisitang hapon sa ating museum, ay sinabi po niya at binasa niya ng kahulugan ng mga salitang naririto ay happiness. At mula po sa pagsasaliksik din ay nabatid po natin ng mga sundalong Hapones nung una ay binibigyan ng kanilang mga mahal sa buhay ng ganitong uri ng plato bilang pag-asa ng kanilang kahit sila'y nasa sa gera ay merong happiness. So kaya ito po ay mga labi ng ikalawang digmaang pandaigdig at nagpapatunay na talaga nagkaroon ng very significant battle dito po sa ating bayan ng Lucban, particular po sa Barangay Peace. Narito po ngayon, mapapansin po ninyo dito ang dalawang marker na mula po sa mga tulay ng Banban at Binusuan sa may bahagi po ng papuntang Mahihaya, Laguna. Ito po mga marker na ito ay noong pang taong 1892. At sa kabatiran din po ng ating mga kababayan, ay nais ko pong banggitin sa inyo na ang pinakaunang tulay na ginawa ng mga Espanyol sa ating bayan ay naroon po sa pagitan ng Lucban at Tayabas. Hindi po yung tulay ng prinsesa, kundi nandun pa po sa bahagi ng pagitan ng Palola at saka ng Tayabas. Ito po ang pinakamatandang tulay na ginawa sa pagitan ng Lucban at ng Tayabas, subalit ito po ay sinira ng Bagyong Rosing noong 1995. At sa kasamaang palad lamang po nung hinanap namin ang marker na may nakapagsabi naman talagang ito'y buong buo na naroon sa lugar na yon, ay nawawala po ito. At bagamat alam po namin at nasabi sa amin kung sino ang kumuha nito, ay pipilitin po namin na may balik sa Lucban sapagkat ito po ay bahagi ng kasaysayan ng ating bayan ng Lucban. At nais din po namin sabihin sa inyo na ang daan mula po dito sa Lucban papunta sa bayan ng Tayabas at Lucena ay hindi po itong daang tinatahak natin ngayon. Ang original na daan po na tinatawag nating daang tumuloy ay doon po sa parting underpass o Palola bago po kakaliwa papunta na po ng Tayabas. Naroon po ang original na daan ng yung tinatawag na daang tumuloy patungo doon po sa bayan ng Tayabas at Lucena. Hindi po itong dinadaanan natin ngayon sa Barangay Mayit o Manasa. So kaya ito po yung pinipilit po namin makolekta ang mga marker na ito ng iba't ibang tulay na pag-ari ng ating pong bayan na Lucban upang may pamulat sa ating mga kabataan, sa ating mga mamamayan na ang Lucban ay napapaligiran ng mga tulay. Makikita po naman natin dito sa dakong ito ang mga nanungkulan bilang punong bayan ng ating bayan ng Lucban. Subalit ito po ang mga picture po ay nagsimula lamang noong panahon na ni Pangulong Anselmo Racelis noong pong 1898 hanggang sa kasalukuyan. Subalit dito po sa bahaging ito ay ginawa na rin po namin at na-research na rin po namin ang lahat po ng mga nanungkulan mula 1595 mula kay Marcos Tigla hanggang po sa kasalukuyan. So narito po at nilagay na po namin sa dakong ito ang lahat po ng mga naging punong bayan simula 1595 hanggang 2015. So para po sa mga nais mag-research, dito po ninyo makikita kung sino yung mga naging punong bayan sa nalulooban ng 420 years. Dito po sa dagong ito ay makikita po natin ang ilang mga lumang larawan ng ating bayan ng Lucban. Particular po yung mga dating pasyalan na wala na ngayon o kaya po ay yung mga lugar na naging kakaiba na sa mga panahong ito. At isa po nakatutuwang bagay nung pong ginagawa namin na lugar na ito ay napansin po namin ang marker na ito na construction of this stage donated by PKP
December 28, 1955. So ligit po sa aming kaalaman na itong lugar pa lang ito ay naging stage ng Eskwela Pia Building noong panahong iyon. Kung kaya't doon po namin nalaman kung bakit elevated o nakataas ang ating municipal library, sapagkat siya po pala ay dating stage. So kaya ito pong lugar na ito na sana'y gagawin na rin siyang isang diretsyong pader ay hindi po namin ipinabago. Sa halip ay amin pong in-retain yung pong pinakang pagiging stage niya, sapagkat ito po ay very historical na rin. At marahil po sa ating mga magulangin ay mga rin nakapagtanghal pa nga rin sila dito o kaya po ay nagkaroon pa rin sila ng mga picture taking sa lugar na ito. Meron din po ako ilang naingatan ng mga litratong sinauna na kung saan may mga teachers na nagsasayaw na narito po sa stage na ito. So ito po ay bahagi pa rin ng ating kasaysayan. At ito pong bell na ito o ang itong ginagamit nung una na bell hanggang ngayon po ay naka-display pa rin po. Isa pong napakalaking bagay na matagpuan namin at maipahiram sa ating pambayang museo ang watawat na ito na kung mapapansin po ninyo, kupas na. Ito pong watawat na ito nung pong aming masaliksik ay may kaugnayan sa larawang ito. Ang watawat pong ito at saka itong watawat na nakadisplay dito na ito po ay nangyari noong August 18, 1939 noong nagkaroon ng inaugurasyon ng bagong bandstand. Ay ito pong picture, ito pong watawat na ito ay siya rin pong watawat na nakadisplay ngayon. So isang malaking bagay po na ito'y nakuha at naingatan pa sa nalulubab po ng mahigit na 70 taon. At ganoon din po ang ilan po sa mga history ng ilan sa ating mga kababayan na may kaugnayan po at mga naging bayani o sila po yung mga nagtamo ng mga parangal noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa lugar din po ito ay narito po naman ang memorabilia ng bagong itinanghal natin na tatlong bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sina Colonel Josue Cubinar Placino, Colonel Wenceslao Tirso Absolio Elioso at Colonel Perpetuo Salazar Velenya. Ito po ang ilan sa kanilang mga kagamitan. Ang tatlong bayanin po ito sa pamamagitan ni dating punong bayan, General Clemente Placino, ay nasaliksik po natin ang kanilang mga buhay na talagang sila tunay po na naging bahagi ng pagpapalaya ng Luzon noong pong panahon ng Hapon. So ito po si Colonel Wenceslao Elioso ay napag-alaman din po natin siya ang pinakaunang Lucbanin na naging na nakapasok sa Philippine Military Academy. So kaya ito po ay isang malaking bagay na naalaman po natin itong mga ito. Ganun din po na meron na rin po tayo ng record ng kauna-unahang babaeng Lucbanin naman na nakatapos din sa Philippine Military Academy. So narito po ang ilang sa kanilang mga memorabilia at sa pamamagitan din po ng mga pamilya nila ay naitayo po natin ang kanilang bantayog dito po sa likod ng kiosko. Ito po ay nagkaroon kami ng inaugurasyon itong bantayog na ito noon lamang po nakaraang April 9 kasabay po ng pagbibindisyon o blessing nito pong bagong Eskwela Pia Building. So, kaya sa mga kababayan po natin, lalitigit sa mga nasa Amerika, ay aming pong ikinirarangal na nasabihin sa inyo na sa ating pong pananalangin, pagtutulungan ng lahat ng mamamayan, ng ating pong mga nanunungkulan, ay naisakatuparan po natin na nagkaroon tayo ng ganitong uri ng establishmento na makikita natin na nakaraan ng bayan ng Lucban. Inaasahan po namin na marami pa po ang tutulong sa Lucban Historical Society upang sa ganun po ay may taguyod pa rin po natin at mapaunlad ang ating pambayang museo ito. So ganun din po ang aking pasasalamat sa aking po mga kasamaan sa Lucban Historical Society na hanggang sa ngayon po ay dumarami dahil sa nakikita po nila na talagang kapakipakinabang po ang gawain ito. At amin din po ngayon pinagmamalaking sabihin sa inyo na noon po nakaraang taon ay nagsimula na po kami ng tinatawag po naming local historical tour na yung pong ating mga kababayan mula po sa grade 2, elementary and high school ay nagkakaroon po kami ng tour dito po sa ating bayan ng Lucban. Hindi po muna namin dinadala sila sa mga malalayo, particular sa Maynila, sapagkat anais po namin ay makilala muna nila ang ating komunidad ng higit sa ibang lugar.
At sa pamamagitan po nito, dinadala po namin sila sa mga historical places katulad po sa Battle of Shrine of the Battle of Peace, sa Puente del Capricho, sa Cruz Roja, doon po sa Shrine ni Hermano Puli, doon po sa Caballeresa, doon po sa ating sa harap ng munisipyo, doon po sa Bantayog ni Rizal. At akin din pong pinapauna na rin sa inyo na Bantayog ni Rizal na nasa tapat po ng museo ng munisipyo, ito po ay magdiriwang ng kanyang ika-100 taon ngayon pong darating na Disyembre. So siya po ay itinayo at ginawa ng ating kababayan ding si Ismael Villa Senior noong 1915. Kahit magkakaroon po tayo ng malaking okasyon sa darating pong December 28 ngayong taong ito upang celebrate po natin ay ika-100 taon ng pagkakatayo ng Bantayog ni Rizal, na kung saan sangayon nga po sa iba ay ito po ikalawa sa pinakamagandang bantayog sa buong Pilipinas. Napakamahulugan, makahulugan po nitong bantayog na ito. At doon din po sa okasyong yon, sa darating na Disyembre, ay amin pong i-reveal yung pong kahulugan ng naisiparating ng gumawa nito. Ang posture ni Rizal na may hawak na scroll, kung bakit siya ay merong aklat sa kanyang paanan, ano ang simbolismo ng tatlong babae, at kung ano ang total na kahulugan nito, particular kung bakit aapat na istansa ng El Filibusterismo ang naroon po sa kanyang bantayog. So ito po ay malalaman po natin sa darating pong Disyembre. So sa ating pong mga kababayan, maraming salamat po, at nawa po ay makasama kami namin kayo sa pagtataguyod po ng ating bayan ng Lucban. Maraming salamat po. So narito po tayo ngayon sa table naman na ito. Ito pong table na, mahabang table na ito, ay part pa rin po ng history ng ating bayan na Lucban. Ito po ang dating ginagamit ng sangguniang bayan sa kanilang pagsisesyon noong mga taong 1990s, sa kapanahon ng pa rin ni Mayor Armando Roselis. At ito po ay huling ginamit itong table na ito ng kagalang-galang na sangguniang bayan noong taong 1995. Noon pong magsimulang magpagawa si General Clemente Placino ng Session Hall, sikatlong palapag ng pamahalaang bayan. At dito po sa table na ito ay makikita po natin ang ilang mga antiques na naging bagay pa rin po ng ating kasaysayan. At sa lugar pong ito ay makikita po natin ito pong batidor, merong hookah, meron pong sinaunang bayoneta na ito po ay ginamit pa noong World War I. Ang bayoneta pong ito ay may tatak na 1917, at pag-aari po ng isang Amerikano na napadako sa ating bayan ng Lucban. Ganun din po, narito po ang ilan sa mga compilation ng ating mga lumang larawan. Ito po ang sinaunang picture ng Puente del Capricho, yung tulay ng arko, na ito po ay naingatan ng isa pang Amerikano, na ito po ay buong-buo pa siya. At ang kagandahan po ng tulay na ito, siya po ay merong asoteya sa gitna. Sa aming pong pagkakaalam, ito ang kaisa-isahang tulay na ginawa ng mga Kastila na merong asoteya sa gitna ng tulay na ito, o sa gitna ng ilog, na hanggang sa ngayon po ay aming sinasaliksik kung bakit nagkaroon ng balkonahe sa gitna ng tulay na ito. At narito rin po ang ilang mga lumang larawan na naingatan po ng aming samahan ng Lucban Historical Society, mga personalidad o kaya mga grupo o mga lugar na naging bahagi ng ating pumbayan ng Lucban. Ganun din po, nagawa rin po namin ang isa sa mga compilation na magpapatunay na ang bayan ng Lucban po ay art capital ng Quezon Province. Ito po ay ang ilan sa mga ginawa po namin justification na siyang magpapatunay talaga na tayo ay karapat-dapat lamang tawaging art capital. So narito po yung mga kadahilanan o reason kung bakit idiniklara na art capital ang bayan ng Lucban. Narito rin po ang ilan sa mga researches na ginawa na rin po namin. Yung pong traditional na procession ng o pag-akyat sa Kalbaryo tuwing May 3. Narito po yung kanyang kasaysayan.
Ganun din po yung ilan po sa mga kababayan nating umabot sa mahigit na 100 taon na ngayon po binibigyan po natin sila ng parangal, ng cash incentive at saka mga certificates. Ang kasaysayan po ng paggawa ng langgonisa, ng keeping, paano nagkaroon ng Pahiyas Festival, narinito po mga kasaysayan niyan. Ganun din po para sa mga Villa Sevilla Senior Family, nagkaroon din po kami ng CP ng origin ng mga Villa Seniors kung saan ito po ay nagsimula pa sa Fujian Channel noong around 1400s. At narito rin po ang kwento ng labanan sa Barrio Peace. At ang kasaysayan po ng Southern Luzon State University at ganoon din po sa Mahang Falcons at marami pa pong iba. So mga research po na ginagawa namin ay binibigay po namin open sa public, lalo tigit sa amin, sa ating po mga kababayan upang malaman po nila ang talagang history o ang kasaysayan ng ating bayan na Lucban. Sapagkat sa amin pong paniniwala, sabi nga po namin, there is no future without the past. Kaya kinakailangan po natin pahalagahan ang nakaraan upang makita natin kung saan tayo papunta. So maraming salamat po muli.